Alam natin lahat na nagagalit lahat tayo kasi talagang sobra ang pagkalinlang sa mga tao, sobra ang kurakot. Eh, nung nag-umpisa itong Fort Valley na ito nung 1989 with the Visayas Development Fund and the Mindanao Development Fund, 720 million lang po yun nung 1989. Nainggit yung mga Luzon. So, 1990, naging countrywide development fund na yan. Naging 2.3 billion. That's 1989 and 1990. Nung pumasok si Aquino, 2010, yung tutupasan yung 2009 Fort Barrel, alam nyo kung magkano? Ang Fort Barrel yan, yung PIDAF, yung VILP, at saka yung Congressional Insertions, 83 billion na po. 83 billion from 720 million. In other words, the amounts that went to Congress went up by 8, 115 times. Alam nyo kung gaano kalaki ang taas ng presyo ng mga bilihin? Apat na beses lang po. Apat na beses. Eh di siyempre talagang magagalit ka sa sakim, hindi ba? Ayun ang nangyari. So, lahat tayo galit. Ngayon, the question is, ano ang gagawin natin para makita natin ang ating galit? Ayan ang kailangan tatanungin sa ating sarili. Yes, these rallies are fine. Maybe we can have a noise barrage. Pero in the final analysis, makikinig lang ang mga ating mga legislators, mababatas, kung ang gagamitin natin yung boto natin. Yung mga tao na nakita natin na doon, na, you know, may mga beneficiaries na wala ron, edi huwag natin iboto. And that is the final judgment, is it not? That's it. We can shout and scream, etc. But unless we act in a manner that is going to show them na talagang galit tayo, eh, itutuloy pa rin ang ligaya nila. Eh, can you imagine kung nawala na yung hindi nang PIDAF, Fort Barrel. Hindi lang, kasi may congressional ng insertion. Ayun nga, kaya kung wala na yung ganun at wala nang dividendo yung mga kongresista natin, baka yung mga corrupt politicians hindi natatakbo kasi wala na silang business eh. Sino na lang ang tatakbo? Yung mga politiko na talagang may malasakit para sa bayan. Isn't that great? This Fort Barrel has become like a cancer in the body politic because nakikita ng mga gobernador at saka yung mga mayor, etc. Naku, nag-divide, diba? Divide by N. Diba? How many are you? Eh, di sa mga city council, may ganun rin. Divide by N. Sa mga provincial board, divide by N. There are only very few who don't do that. You know, so that's why that whole thing, that whole concept, because it is not, in the first place, it is not efficient. It's a dissipation of our resources. Nasasayang ang resources.